Importante kasi yan eh. Why is spirulina will top one of the cancer ingredients? No, yung pinag-usapan natin last time, bakit spirulina is kinuha? Pag titingnan mo yung spirulina before, they have been using it even the longest time, yung 15,000 BC pa. No? Even the Japanese has been using it. Or ngayon kasi ginagawa nilang dietary supplement. Yes. No? Ang dietary supplement is coined by FDA. No? Ay, ibig sabihin ng dietary supplement, kung ano ang wala sa katawan mo, you can add an ingredient. So, dietary supplement. Pag mga alternative doctors, yun ang inaano nila, no? Okay, bakit spirulina? Pag titingnan mo yung spirulina, June, di ba parang algae lang siya, yeah, lumot. No? Lumot. Pero this one type of spirulina is healthy, no? It originates from cyanobacterium, okay? The strains come from a very good non-pathologic bacterium, no? So, ibig sabihin, greenow ito because this is biological at pwede sa katawan. Okay. What is good about spirulina kasi it has several very beneficial effects. And one substance that is maganda sa kanya, yung phycocyanin. Yung phycocyanin is the one that is antioxidant. Yung pang-cancer. Bakit maganda ang phycocyanin? Kasi maganda siya because one, inaalis niya yung mga free radicals, okay? Mm-hmm. Ang mga free radicals kasi sa katawan, no? For your knowledge, okay, basically, nanggagaling yan is pag mataas ang gamit mo ng oxygen. Mm-hmm. Pag na-stress ka, kaya si Talia, hindi nakatulog, napuyat, na-stress, you use up oxygen. So when you have much of the oxygen that is utilized at hindi mo nakocompensate kasi hindi nababalik sa'yo, you will go into changing yung oxidative stress na sinasabi, no? Wherein the normal cells will convert to abnormal cells and you will increase your free radicals. Okay. So, okay, your phycocyanin na content ng spirulina, yun ang magtatanggal ng free radicals mo. Hindi lang siya for anti-cancer. Okay. Lahat ng mga toxin sa katawan, na titreat niya. Okay. One is yung oxidative damage. Ano ba yung sabihin? Oxidative damage. Okay. Mm. That is a term wherein when you utilize a lot of oxygen in the body, hindi natin nalalaman eh, no? Nasisira yung cells natin. Pero ang number one niya pang cancer, pang diabetes, okay, mga liver problems. Kasi one is maganda kasi ito, June, kasi yung mga toxins ng katawan natin, like, ang pinaka-importante yung sinasabi natin, yung lipid detoxification niya. Yes. Ibig sabihin, yung mga sa liver natin enzymes na hindi natutulungan ng ating liver, ng atay natin, natutulungan ng spirulina. Ibig sabihin, Doc Joseph, Sir, pwede rin ba yan sa mga bata? Like, for example, pwede nilang itik to as supplements or vitamins for sickness prevention. Yes, oo. Kasi meron siya mga polysaccharides, may mga sugar siya, mga polyphenols, no? Meron mga substance siya na pwede sa ano, na sinasabi natin. Kaya linable siya ng FDA as dietary supplement. Maganda yan sa digestive, sa liver functioning. Mm-hmm. At ang pinakamaganda nito, if you have large amount of medicine that is taken, kunya umiinom ka ng mga gamot, di ba may toxic effect, nephrotoxic, tinatanggal niya ito. May mga tao po kasi talaga periodically nag-detoxify. Mm-hmm. Minsan hindi sila kumakain. Mm-hmm. Pwede bang spirulina alone? Pwede siya kasi it is being used by, there is a strain, yung sinasabi natin na ginagamit ng NASA now for food. Mm-hmm. No? So it can be used as a digestive food kasi it has enzyme content na pwede siya. Mm-hmm. Pwede siya. Pwede.